Magandang buhay! Welcome to the Bliss Channel! Panibagong araw na naman! And of course, may panibago na naman akong ibabahagi sa inyo na maaaring pwede ninyong pagkakitaan. Yes, magninegosyo po tayo dito. At ang gagawin natin today ay isang fish embutido. Ayan po. Yes, isda po ang gagawin natin. Gawin nating embutido, mga lalabs. Huwag na natin patagalin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ginawa ang fish into embutido. Diba? Into embutido. Umpisahan na natin. Maraming daldal eh. Maglagay lang tayo ng luya para pampatanggal lansa. And iboboil natin or pakuluan natin yung isda natin 10 to 15 minutes. Patayin natin yung apoy, hanguin natin at i-drain natin yung isda natin at hihimayin natin pagkatapos lumamig. So now, tatanggalin lang natin ang mga tinik yung isda natin, hihimayin po natin. Make sure na wala pong tinik na masama. Yan po. Yan, sa bandang dito, pag may makapa kayo, so alisin nyo rin yan. Kung pwede 100% na wala siyang tinik, much better. By the way, kahit anong isda na gusto nyong gawin, pwede po. Minsan nga yung galunggong, pwede rin yon. Gumagawa din ako nun. Alright, ito na po yung kinalabasan ng isda natin. Dapat ganito po ang mangyayari sa isda ninyo. Kaya maganda po, drain na drain yung ano, isda natin para yung isda natin is hindi po labsa. Ayan po. Maganda po yung flex ng ating isda. Maglagay tayo ng carrots. Garlic, onion, maglagay din tayo ng raisins. Yung raisin natin, naka-chop po siya, rough ano lang po siya, rough na pagka-chop. Maglagay tayo ng cornstarch, pero pwede kayong gumamit ng flour kung wala kayong ano, cornstarch. Brown sugar, pero kung walang brown sugar, pwede yung white sugar. Breadcrumbs. Maglagay din tayo ng gatas. Ibaporada po yung gamit ko, so pwede kayong gumamit ng fresh kung may fresh po kayo. Of course, maglagay din tayo ng asin. Sa asin, mga lalabs, always, sa mga ganito pong mga paninda ang ginagawa ko, pagkatapos ko pong timplahan, kukuha po ako ng maliit na maliit na portion, mga 1 tablespoon. Niluluto ko yan, tinitikman ko kung sakto ba sa panlasa. Kasi minsan, hindi mo maano eh, hindi mo matansya yung asin. Mas maganda po, pakunti-kunti mo na yung lagay ng asin natin para po hindi po maalat. Kasi mahirap timplahin yung maalat. Mas maigi na yung medyo ano siya, matabang kaysa maalat. So, ganun po ang gagawin nyo. Every time na may gagawin ako, kahit alam ko na yun na yung sukat, pero I make sure na tama talaga sa panlasa. Paminta. Maglagay din tayo ng lemon. Pero pwede kayong gumamit dito ng suka. White vinegar po ang gagamitin ninyo. Pwede po yon. Or kung may special kayo na suka, pwede din yon. Maglagay din tayo ng egg para dagdag sa binder natin. Yan. Maglagay din tayo ng itlog. At para lalong sumarap yung embutido natin, maglagay din tayo ng cheese. Ako, very generous ako sa cheese. Approximately, ito is 3 cups. Pero pwede nyo namang lagyan ng 1.5 or 2, ganun. Pero depende yan sa dami. And of course, ito na yung time nating halo-halo portion. Ayan. Paghalo-haloin lang natin ang ating napakasarap at espesyal na embutido. Dapat laging happy sa pagninegosyo para maganda ang pasok ng benta. Ayo, ganyan lang. Tamang halo lang pag feeling ninyo, o feeling lang, pakiramdaman lang yan. Okay na yung pagkahalo ninyo, so okay na yan. Yan, haluin lang maigi, pero huwag naman natin i-overmix kasi mas lalo pong pipino yung isda natin. Mas maganda po yung may texture. In the event na dry po yung isda ninyo, magdagdag lang kayo ng egg or magdagdag kayo ng gatas. Ayan. Tama na po ito.
Alright, magbabalot na tayo. Foil ang gagamitin natin as usual sa embutido. Foil po ang nakikita natin. Pero pwede tayong gumamit ng eco-friendly sa pamamagitan ng dahon ng saging. Kung may sagingan lang kami, why not? Kasi yung saging kasi, nakadagdag flavor at saka aroma ng embutido natin. Mas lalong ma-enhance yung embutido natin. Meron naman dito, kaso maliit yung size at saka medyo pricey kumpara dito sa ano, sa foil. Okay, sa size naman, depende po sa inyo kung gaano kalaki or gaano kataba, kapayat. Depende po sa inyo kung ilang grams, ganun. Para hindi po kayo mahirapan, mag-umbisa tayo sa 1 cup. Pero kung ano mang gusto niyo yung panukat, walang problema po yun. Basta, throughout sa pagbabalot, consistent po yung sukat ng ating mga embutido. Pero ito po normally ang ginagamit ko, 1 cup. Pero sometimes, gusto mong ibahin yung size. Basta, pantay-pantay lang sila, walang problema. Yan, siksik lang natin. Or kung gusto natin yung bawasan later, so wala yung problema. Malaki po yan ha, imagine. Malaki to, kasi siksik. Hindi lang siya nilagay natin, sinisiksik kasi. Yan, ganyan kalaki, okay na po yan. So, iro-roll lang natin. Yan, para maganda po, siksik po siya, i-ano muna natin. Bibilugin muna natin, uhulmahin muna natin siya. Para po, maganda yung ano natin, embutido natin. Reverse. So, papain natin kung saan yung dulo para po mag-compress sila. Gaganon-ganonin lang natin para po mag-compress yung embutido natin. Yan. Para siksik. Pag na-feel nyo na okay na siya, siksik na siya, pwede natin ibuhol na ganyan. So, gandahan natin yung dulo. Ayan. So, ayan na po yung embutido natin. Kaya, i-repeat lang natin yung process hanggat matapos. So now, ito na po yung embutido natin. 8 po ang nagawa natin sa 2 kilong isda. Pero, sa kabuhang linis po ng isda is mga 1.5 lang yon. Kasi yung laman lang ang kinukuha natin. So, ayan, pwede na natin itong i-deliver direct or pwede natin gawing frozen. In my case, frozen po siya. Ngayon, ilalagay ko siya sa freezer. And then, now pwede kayo maglagay ng label. Pwede kayo maglagay ng sticker. Sa akin, simple lang. Sometimes sticker, sometimes nagpa-print po ako. Then, lalagyan ko po siya ng tape para po hindi po siya masisira. Kasi,